I'll move on now to the NBI. We have Regional Director Jerry Abiera. Salamat, sir. Nakita nyo po kanina, finlash ko po yung NBI clearance ng isang Alice Leal Guo, birthday 12 July 1986. Pero iba po ang mukha sa mayor ng Bamban. May chance po ba na nagkaroon ng switching? Posible bang glitch sa sistema? Baka ibang tao talaga yan, ma'am. Hindi sa sistema ang may problema. So, baka ibang tao ito. So, nagkaroon ng switch. Pupwede, ma'am. Pero hindi ko masabi kung ano ba talaga ang nangyari dyan. So, pwedeng nangyari dahil sa isang switch. Ano pang paraan ang pwedeng nangyari na ganito? May isa pang Alice Leal Guo, parehong birthday, pero ibang muka. Ang ano ko lang, ma'am, ang sistema ng pagkuha ng clearance, apply ka ng clearance online, tapos babayaran mo, magkakaroon ka ng schedule, pupunta ka sa office mismo para kuhanan ka ng picture at saka biometrics, yun na yung fingerprint. Ngayon, dahil siya ang nag-appear dyan, presume natin na siya mismo, yung nasa picture, yan yung nagpunta sa office. So kung yung Alice Guo na yan, magkaiba naman kay Mayor, hindi natin alam kung yung pangalan niya ay parehas na parehas ang date. Ang mas maganda, ma'am, ma-determine natin dahil yung fingerprint, magkaiba talaga yan para ma-determine natin whether or not yung tao na yan at saka yung si Mayor ay magkaiba. Tama po. Importanteng mapaghambing yung mga fingerprints nila. Yes, ma'am. And so ang sinabi nyo rin po kanina, physically pumunta sa opisina ng NBI itong Alice Leal Guo, kasi litrato niya ay kuha sa NBI office. Pero pumunta din yung akala nating iniimbestiga nating Alice Leal Guo personally, kasi kinuha din yung photo niya dun sa opisina. Pero pareho silang nabigyan ng clearance. Parehong pangalan, parehong birthday, magkaibang mukha. Pero possibly on different occasions, pareho silang na-issuehan ng clearance. Pero yung nakita ko lang, ma'am, yung itong sa right side ng clearance, ewan ko, ma'am, kung si Mayor meron bang clearance na talagang yung pangalan niya at yung mukha ay dumikate dun sa clearance certificate. Okay po. Magandang hanapin din po namin yon dahil lahat naman po tayong nagtatrabaho at pati tayong nagtatrabaho sa gobyerno ay maya at maya kailangan kumuha ng clearance. Napakahalaga yung ipaghambing yung dalawang thumbprints po nila. Pero sir, nag-aalala din po ako para sa babae na nasa clearance ninyo. Yung either kapangalan ni Alice Leal Guo o yung totoong Alice Leal Guo. Pwede po bang i-asserte ng NBI yung kinaroroonan nitong Alice Leal Guo at kung siya ay buhay pa o patay na? Yes, ma'am. Pagbalik ko, ma'am, susubukan namin i-ano, ma'am. Pa-report ko, ma'am, na papahanap natin, ma'am. Salamat po, RD. Bago dumako sa PSA, follow-up question sa PRA, kaugnay nung mga sagot ni Yusek Rodolfo ng BOI kanina. So, mula sa PRA... Sinong nandito from PRA? Ah, ito. Yes, of course. Philippine Retirement Authority. Sir Sosobrado. Morning, sir. May record rin po ba yung PRA nung Special Resident Retirees Visa o SRRV naman related to Guo Huaping? Good morning, Madam Chair.
Yes, we have on record that, let's see, Lin Wen Yi, after she canceled her SIRV, she applied for SRRV in October of 2011, and which was approved. We were given the order of issuance by the Bureau of Immigration on October 27. And on that application, she had two dependent children, Jiang Long Guo and Xiang Jian Guo. Only these two, both male. We don't have any record at all of any other Guo that could be Alice Guo. So unlike the earlier issued SIRV by the other agency, yeah. Nung pagdating na po sa authority ninyo and requested to issue another visa, yung SRRV, dalawang dependents na lamang po, parehong lalaki. Dalawa. Wala na po yung Guo Huaping. Wala. Okay po. And may biometric information din po ba kayo ni Lin Wen Ye, like fingerprint, photo, signature? We have the thumb marks of Lin Wen Yi. Unfortunately, we don't have for the two dependent children. However, what we're doing now, in light of what has been happening lately, we now require everybody to have the thumb marks and submit their thumb marks, even the dependents. So, dati po hindi yon part ng application just process. Just the principal. Yes. Okay po. Salamat, Mr. Sosobrado. You're welcome. Thank you. We just got information that we've already received from the NBI the fingerprints of the NBI clearance. Yung kaninang pinag-usapan namin ni RD Abiera. This is Kai. Ah, okay. So ito nga po yung NBI clearance ni Mayor Alice Lial Guo. So mabibigang daan yung sinabi nyo RD Abiera na paghambing sa fingerprints ni Mayor Alice Lial Guo at yung isa pang Alice Lial Guo na parehong spelling, parehong birthday pero ibang mukha. So salamat. Okay, I'd like to go now to the PSA. And from PSA, we have, will it be Mr. Solesta or Engineer Grande? Mr. Solesta. Salamat, sir. Alam ko po na gumawa kayo ng probe ukol sa birth records ni Mayor Alice Guo. And sa usapin ng birth certificates for sale, no, yung issue sa PSA. Una, ano po yung categorical findings niyo kay Mayor Alice? So it will be Engineer Mariza. Yes, ma'am. Hello. Madam Chair, based po dun sa investigation that was conducted by our Fraud and Management Division, we coordinated with Tarlac Local Civil Registry Office, and based on file, what was found is only the negative certificate issued by then NSO is part of the supporting documents. And based dito sa negative certification of birth from the former office, kasama dito yung si Alice and also yung kanyang sister Sheila, is the only sole supporting document submitted for delayed registration. So in fact, we also observed that the negative certificate was issued after the document was prepared by the staff of the Local Civil Registry Office. Why is that important na-issue after nahanda yung negative certification? Yeah. So before we request for a negative certification of birth to avoid yung double or multiple registration, kasi baka meron po siyang ibang registration in other municipalities. So that's one of the observation, madam. And based on the database, yun pong delayed registration ng magkapatid
was submitted under the regular monthly report, which means yung registration po kasi nila was filed November of 2005. It means that it has undergone the process of submission bago po ito na load sa NSO, the former NSO database. If I understand correctly, engineer, bukod sa yung negative certificate of NSO lamang yung supporting document na isinumite, late pa siya na isumite. Tama po ba? It appears dun sa issued na certification, ma'am. Nauna po siya i-prepare as compared dun sa date of issuance nung negative certification. So, reverse sequence of events. Yeah, yeah. Dapat na unang i-submit yung negative certificate. Yes. Okay. Yes, so, kulang na nga yung supporting documents, late pa na na-submit. So, sa madaling salita, yung delayed registration of birth ba ni Alice Leal Guo, regular ba siya o irregular? Irregular, madam. Irregular. Okay. Kumpara, sabi nyo, yung late registration ng kapatid niya was filed or were filed as part of the regular process. Pareho lang po siya, Madam Chair, na irregular. Parehong irregular. Oh. Yung kay Mayor Alice Leal Guo at yung kay Sheila Leal Guo. Yeah, yeah. So, may theory ba ang PSA tungkol sa kasong ito? May corruption ba involved, halimbawa? Related to this, madam, we already endorse to the Office of the Solicitor General for the cancellation of the Colby. Yeah, because ang PSA naman has no power to automatically cancel pag nakita natin na may irregular process doon sa registration. So, endorsed to Solje na yung cancellation nitong, what was the term you used? Acronym? Cancellation of the Certificate of Live Birth. Okay. CLB. Okay. So, kinoconfirm, nako-confirm yun na yung birth certificate niya ay nakuha fraudulently or irregularly, considering halos walang attachments ito nung isubmit bukod dun sa negative certificate ng NSO. Tapos parang, gaya ng nalaman namin ng previous hearings, parang mali-mali pa yung information sa marriage status ng mga magulang, halimbawa. Yes, po, ma'am.